nag-asset up to our vlog. Today, gagawa kami ng vegetable arrangement. Ito po yung mga gamit na gagawin din natin. Ito ay spring, scotch tape, samahan niyo ako. Let's go na. Okay. Hi! Umpisahan na natin ang pag-arrange ng ating vegetable arrangement. Para naman maiba, kasi usually, nasa kitchen natin, nakatambak lang yung bilay natin, nasa ref. You can create a vegetable flower arrangement para ilalagay niyo sa kitchen para mas maganda. So, ngayon, isi-share ko po kung paano natin gawin yung mga usual natin na available na mga gulay sa ating bahay. Siyempre, hindi mawawala yung mga sibuyas, kamatis, lemon, kalamansi. So, ito yung mga laging ginagamit sa kusina. So, yung mga, may ano ka, eggplant, pepino, ampalaya, string beans, or tawag nito, sitaw, repolyo, patatas, potato, nitos para sa mga salad, pechay. Meron tayong kalabasa. So, siya ang pinaka, ano natin. Then we just add on, since lagi na sa kusina natin din, meron tayong saging. So, to add on color, lalagyan niyo po nito, okay? Sige, umpisahan na natin, no? So, may floral foam lang tayo na maliit, so hindi natin kailangan ng tusok-tusok para hindi naman masisira yung gulay natin. So, meron kayong box na ganito, pwede kayong magpagawa. This is paleta. So, hindi na natin kukulayan para natural yung finish niya. So, ito, lalagay na natin ito dito, yung ating kalabasa. So, yung ating kalabasa, no need to put something, mga stick-stick para di masira. Okay? Yan, hanapin nyo lang yung magandang mukha. So, ang kalabasa, ang ating pinaka-focal point. So, ayan, hindi na yan mahuhulog. So, after natin ang kalabasa, ay lalagay natin ang ating maliit lang yung repolyo na available. So, yung ilalagay natin ngayon, ipit lang natin. So, ipit-ipit nyo lang. Dito natin ilagay ang repolyo. Okay? So, next naman. So, since ito nawala tayong ibang palamuti, lalagay muna natin ang string beans. So, itong string beans, parang gawin nyo lang ribbon. So, hatak-hatak nyo lang konti yan para magkaroon ng height. So, salpak nyo lang dito sa ilalim. Yan. Kasi, para pwede rin yung lagyan ng rubber band. Huwag nyo nang lagyan ng mga sticks or anything para di masira. Para pag kinuha nyo yung gulay, fresh pa rin. Yan. Gulay. Since na marami tayong sitaw, so, pwede natin dagdagan uli. Halik nyo lang dito ng rubber band para mas maganda tingnan. Patong nyo lang yan. May ilagay nyo na yan. So, ipapatong natin ngayon ang repolyo. Okay? Diba?
si ayos-ayos nila ng potato. Ganyan nila. Pwede niyong hatakin para magkaroon po siya ng layer. Tignan niyo lang po. Yan na po ang ating sitaw, repolyo, cabbage. Ay, uy, naputo. So, pwede nyo itong ganyan lang. Naputo. Okay. So, ngayon, lalagay natin ang, ayan, lalagay ko na ng stick ang ating talong. So, talong, lagyan natin ng stick. Talong, ito lagyan nyo lang sa dulo. Palaya. Carrots. So, ito, at saka, ano, pipino. Maligtad. Basta lagi, maglalagay kayo ng stick, magtutusok, lagi dito sa dulo. So, lagay natin ito. Talong. So, yung nasa bahay kubo natin, guys, pwede nyo gawin yun. Pwede nyo gawin yung, ano, lahat ng gulay. Palitan natin ito, guys, kasi maliit. Simple lang to. Hindi naman hassle sa kusina para i-ano nyo. Effort talaga. Hindi naman kailangan sobrang effort. Sa bahay naman, lagi naman tayo may barbecue stick. So, habaan nyo lang konti kasi hindi mag-proportion. So, ganyan po tayo. Ganito po, masyadong mahaba. Ano lang, push nila. So, ayan po yung talong natin, no? So, ngayon naman, gagawin natin yung carrots. We have 2 carrots lang na meron ako dito sa bahay. So, add on nila po yung carrots. Palitan natin ng mahaba-haba. So, dito pa rin, guys, ha. Para di masira yung ating gulay. Haba pa din. Ayan. Ayan, guys. So, ito na yung ating talong. Carrots, or eggplant, carrots, cucumber, then ang palaya, kalabasa, repolyo, sitaw. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 na, no? So, ngayon, hindi tingnan nyo, parang punong-puno na siya. So, gagawin natin, add on tayo ng mga pangkulay natin. Hindi tayo dito na, no? Para magkaroon ng kulay, lagyan tayo ng lemon. Lemon. So, yung lemon, tutusok natin ngayon sa cabbage. So, yung mga small things lang, pwede tayong magtusok dito, ha? Ayan. So, pwede nyo pong sundan. Ipit nyo lang dun sa, ano, sitaw. So, meron na tayong 3. So, ito, yung kamatis, wala tayong choice kundi ating tusokin din. Kasi nanghulog yan, pag hindi natin
kamatis lang na ilalagay mo. Tulak mo na, guys. Okay? So, ayan. Ngayon, pwede po natin lagyan dito na ating sibuyas to add on. So, kahit dalawang sibuyas lang, guys. Tulitin nyo po ilagay. Pwede siyang ganyan. Yan. At itong ano, pwede tayo maglagay dito ng proportion na to. Lagyan nyo po ng kalamansi. Yung mga maliliit lang. Sukat tayo ng kalamansi na 1 piraso. So, yung sa bahay natin, kung ano yung mga lulutuin nyo, guys, groupings nyo lang dyan, kunyari, luto kayo ng ano, pakbet. Yung pakbet yung i-design nyo dyan. Ganyan na siya, guys. Pwede nyo siya itusok dito sa cabbage. Gawin natin flowers. Hirap lang kasi maliit. Ito na yan, guys. So ngayon, if you notice, kulang po tayo sa likod ng arrangement. So, since naman na tayo ay laging may saging sa bahay, so, pwede natin gawin ang ating saging dito sa likod. So, yung saging, tutusok natin sa yan. Para kung kukunin nyo yung saging, hindi masira yung arrangement. Medyo matigas lang, guys. Pero, sige, gawin ko na lang ang parang. Ganyan na po siya. Tutukod nyo lang po para ano? Para hindi masira yung ano. Sagi. Ayan, guys, yung ating arrangement. Kulang pa ba? Lagyan siguro natin ng konting rose, no? Para maganda. Itusok lang natin. Konting flowers para po siya maganda tingnan sa paningin, masarap na tingnan kasi healthy.
to 1 or 3. So, di na natin kailangan siguro itong ano, lettuce kasi mukhang okay na, diba? Nalalagyan natin dito guys para hindi kita ang butas. Lagyan na lang natin ngayon ang kalamansi. Pwede rin naman yung litos, lagyan mo ng isang dahon lang. Ketchup and yung kalamansi yun ang mag-add yung mga maliliit. Tagyan mo lang ng stick para ipahulog. Kapag yung luto ko lang, ay pag tinanggal mo yung kalamansi natin. Guys, this is our vegetable arrangement. Ayan na guys, yung sitaw, kamansin, kamatis, kalabasa, lemon, onion, sibuyas, carrots, talo. Lagay nyo sa kitchen. Diba? Ang ayos. Tingnan. Mapapaluto ka. Mapawala sa oras. Thank you for watching guys. Bye.